eh makulit, mga kababayan. Alam nyo, may gagawin sa kanila si Congressman tuloy, Secretary Boying. Pakinggan natin tong balita ni Linggaw, Ed Linggaw. Mismong si Justice Secretary Boying Remulla raw ang sasalubong sa mga taga International Criminal Court kung darating sila sa Pilipinas para sa imbisigasyon sa War on Drugs. Pero gagawin raw niya ang salubong na yan para pauwiin ang mga ICC investigators. They're not done. Salubungin ko sila para they can take the first plane out. Okay, doon tayo sa introduction pa lang. Pagkarating po ng ICC, siyempre, ano po ito? Department of Justice po yan. Under po kay Secretary Boying, ino muna pa, ang ating Bureau of Immigration. Siyempre, malalaman niya kaagad, oy, may dumating ICC. May dumating na Ma'am Rihanna Granado, sinahuli na naman daw sa sorry po. Prepare muna siyang food. Ayan. Okay. Pag dumating sila, mga kababayan, sasalubungin sila ni Secretary Remulla. Tapos, isisigit ka agad sa aeroplano pa alis. Uwi kayo, uwi. First flight agad eh. Huwag na kasi kayo talagang ano. Huwag na kayo dito. Huwag na kayo pasadong ano, magulo sa ano, bayan namin. Asikasuhin nyo na lang yung sarili nyong problema. Kung sino yung mga miyembro nyo, eh sila yung tutukan nyo. Tutukan nyo muna yung mga miyembro nyo. Diba? Tutukan nyo muna yung mga member countries ninyo bago kayo tumutok sa Pilipinas na hindi naman kasama o hindi naman kasali, hindi nakasapi sa inyong grupo. Mm. 'Di ba? Pambihira naman kayo. Banta pa ni Julia, pwedeng kasuhan ng mga taga ICC kung itutuloy nila ang drug war investigation. Pero ang Office of the Solicitor General handa pang ilaban ang apela ng gobyerno. Nato report. Iginiit ni Justice Secretary Boying Remulla, hindi kikilalanin ng gobyerno ang investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa war on drugs sa bansa. Idiniin din ni Remulla, hindi na rin makikipag-ugnayan ang Pilipinas sa ICC. No, we're not dealing with them anymore. Dagdag pa ng kalihim, hindi welcome ang ICC investigators sa Pilipinas. Talubungin ko sila para they can take the first plane out. Talubungin na kayo, wala kayong gagawin sa Pilipinas. Sabi, kung meron kayong reklamo, file nyo sa amin. Banta pa ni Remulla, pwedeng kasuhan ng gobyerno ang mga taga-ICC kung itutuloy nila ang investigasyon sa war on drugs. They will be committing usurpation of authority. We can find out. Yun yung ano? If that's the case. Yun din yung unang naiisip ko, mga kababayan, na kaso talaga. Yun yung unang kaso na naiisip ko, usurpation of authority. Okay, ano ba yung usurpation of authority? Kasi so, una, wala po silang jurisdiction na dito sa bansa po natin. Wala lang po silang jurisdiction dito sa bansa po natin. And alam nyo, the crime of usurpation of authority punishes the act of knowingly and falsely representing oneself to be an officer, agent, or representative of any department or agency of the government. And sila po, hindi nila pwedeng gawin yun. Ito ah, magbabasa tayo ng ano dito. Usurpation of authority. Pretending to authority serious crime punishable by law. One instance that make you liable for a crime of usurpation of authority is when you pretend to represent the Department of Agency of the Philippine Government. Hindi po sila kasi yung investigator para sa mga issue na yan. Article 177, 178, 179, ayan. Illegal usurpation of authority or official function. Any person without being lawfully entitled to do so shall suffer the penalty of prison correctional in its minimum and medium periods. Okay. Prison times. Kukulong talaga kayo. Talagang makukulong kayo. Makukulong po kayo. Sorry sa ICC. Sorry po. Ayan. Talagang kukulong kayo.
Kahapon, formal lang hiniling ng prosekusyon ng ICC sa kanilang appeals chamber na ibasura ang apela ng gobyerno ng Pilipinas na kumukwestiyon sa kanilang investigasyon. Giit ni ICC Prosecutor Karim Khan, bigo ang Pilipinas na patunayang may mali sa desisyon ng ICC na muling pagulungin ang investigasyon nito noong Enero o tumukoy ng anumang pagkakamali na posibleng nakaapekto sa desisyon ng korte. Nanindigan din si Khan na may jurisdiction o sakop pa rin ang Pilipinas ng kapangyarihan ng ICC dahil nangyari ang mga sinasabing paglabag sa panahong epektibo pa ang pagiging signatory ng Pilipinas sa Rome Statute na nagtatatag ng ICC. Hindi rin daw maituturing na mababaw ang mga akusasyon, lalo't sangkot dito ay mga law enforcement personnel. Katunayan, maituturing daw na extremely serious o lubhang mabigat ang mga paratang na tila may basbas daw ng mga matataas na opisyal ng gobyerno, kabilang na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung si Secretary Remulla iginigit na hindi makikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ICC, sinabi naman ni Solicitor General Menardo Guevara na naghain sila sa ICC Appeals Chamber ng request para payagan silang mag-reply sa mga argumento ni ICC Prosecutor Khan. Iisa-isahin daw na sasagutin ng Office of the Solicitor General ang mga pahayag ni Khan. Nagbabalita mula sa frontline, Marlina. Okay. Ayan, mga kababayan, may argumento kasi talaga itong si ICC na mga officers yan, ganito ganyan. Tsaka during that period is member pa rin kayo ng kasi. Kasi kailan lang nga tayo umalis, di ba? Pero, talagang ipupus natin na ako ayoko makapasok yung ICC dito. Gulo lang po yan, mga kababayan, dinadala yan eh. Alam nyo, go back to your country. Ganyan. Palayasin yan. Pambihira. Bakit? Tanungin natin, ano pong nationality ng mga taga-ICC na yan? Anong nationality ng mga yan? Pinoy po ba sila? Mga kababayan? Pilipino po ba yung mga yan? Hindi. Yung mga bansa po nila mismo, mga kababayan, magugulo. Yung mga bansa mismo nila hindi po perpekto. Tapos makapasok, makapanghimasok sa Pilipinas, akala mo, sino silang mga banal? Sino silang mga Diyos? Diba? Abogado yung dating pangulo natin, kaya alam niya na talagang hindi dapat tayo papakialaman ng international. Bakit? Yung batas ba natin, justice system sa bansa natin natumba na, hindi po nagpa-function ng maayos? I believe nagpa-function ng maayos, mga kababayan. Pinaniniwalaan ko po 'yan. Ma'am Cherry, Paano yung mga mahilig manira sa admin na higit sa lahat sa ating Pangulo, walang makitang maganda para sa kanila sa dami ng nagawa ng ating Pangulo? Yan nga po yung mahirap eh. Sir Henry Nunez, sana payagan na lang ang ICC para maging busy yung mga nakikialam sa administrasyon at doon sila nila i-focus. Hindi nyo po alam kung ano pong consequences eh. Ang ICC po, mga kababayan, tingnan mo, ang nangyayari sa Amerika, ang ginawa po ng Russia. Hindi, wala pong doon. Ang Amerika, ang Russia, ang Israel, ang China, mga kababayan. Wala po yan sa ICC, yung mga bansa na yan. Ma'am Junisa Respecio, magandang hapon, Joshua, God bless. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Mas marami sa Amerika at Russia, doon sila mag-imbestiga. Huwag nilang pakialaman ang Pilipinas. Hindi nga nila maano yung Amerika. Ma'am Sally Antonio, Philippine supporter. Ayan. Diba? Huwag nyo kami pakialaman. Eh, sino ba yung Khan na yan? ICC. Khan. Prosecutor, ICC, Karim A. Khan. Karim A.
Khan, o sino ba to? Karim Asad is a British lawyer specializing in international criminal law. And, okay, from United Kingdom daw. Tingin nga ng mukha kung British. Okay. May tatanong lang ako sa'yo. Yung mismong bansa sana ninyo, attorney ba to? Prosecutor Khan. Mismong taga UK eh. Yung mismong ano nyo po sana bansa pakilinis. Dahil yearly po, 10% at tumataas ng crime rate sa bansa nyo. UK mismo ito. Is crime rate higher in UK? Oh. The 6.6 million crimes recorded were 10% higher compared with the year ending in March 2020. Mga kababayan, 10% higher compared to the year ending from March. Lalong tumataas ang crime rate ninyo. O, mismong bansa nyo, pakiayos. Imbestigahan mo muna yung bansa mo bago yung bansa namin. Ayusin mo muna yung ano, UK. Taga dyan ka eh. Ayusin mo muna yan.